Nawala ang pagkakakunot ang noon ni Dana na masulubong ang matiim nitong tingin. His strong gaze surveyed her lovely form at pakiramdam niya ng oras na iyon ay nawala ng silbi ang suot nitong ternyong pajama. Unconsciously, napayakap siya sa sarili. Dana, he said hoarsely, may sasabihin ka? Say it at once, inaantok na ako. Malamig na sa adniya. Naiilang na siya sa tingin ni Randy. You've been crying. Bago siya nakakilos, nasa mukha na niya ang kamay nito at hinaplos ano to yung luha sa kanyang pisngi. Sa lalong pagkagulat niya, bigla siya nito niyakap. You're drunk. Aniya ng maamoy ang hininga nito. Umiling ang lalaki, sabay yakap pa rin sa kanya. I'm not. I just had to take a shot para mawala ang kaba ko. Kaba? Marunong din pala itong makaramdam ng ganoon. At bakit naman ito kinakabahan? Balak niyang kumawala, pero pinigilan siya nito. I'm sorry, baby. I'm sorry. I made you cry. Hinagod ito ang buhok niya at tag-init ang kanyang mga mata. Sa naririnig niyang lungkot at guilt sa tinig nito. I'm not crying because of you. Tangka niyang tanggi. Pero hindi naman ito inintindi iyon. I've been so stupid, so coward, but now I'm sick and tired of pretending, and I don't want to live with all those what if anymore. Napakunot ang kanyang noo. Bahagya siyang kumawala para tingnan ang mukha nito. Randy, may problema ka ba? Naguguluhan niyang tanong. Yeah, malaki. Bago pa rin na itanong kung ano, iyon, sabi ko sila kung ito ang kanyang bibig. Siguro nga, nasisiraan na siya ng ulo. Dahil sa halip na itulak ito at sampalin, niyakap pa niya si Randy at tinanggap ang kapanghasan nito. She needed his kisses because she loved him so much. Hindi man niya makuha ng buong buo ang pag-ibig nito. Magiging kontento na siya na minsan ay naranasan niyang ganito ang makulong sa mga bisig ng tayong lalaking minahal niya. Naihiga siya nito sa kama nang hindi niya namalayan. Itaas ito ang mukha at tinitigan siya. You're so lovely, anas nito. Para siyang malulunod sa matinding emosyon sa mga mata at maging sa tinig nito. I can never blame them for madly falling for you. Them? Was he talking about the men in her life again? Iniiwas niya ang mga mata sa paningin nito upang hindi nito makita ang namumuong luha roon. Ano ba ang dapat niyang gawin para maalis ang bad impression nitong iyon? Dana, baby. Hinagipito ang mukha niya at pinagtagpo ang kanilang mga mata. His face melted when he saw her tear-filled eyes. Why? Randy, please. Let's stop talking about them. Aniya, nagbabara ang lalamunan. Just kiss me again. He moaned and kissed her deeply. She surrendered and let her love rule in her being. Just this once. Just this. One last time. Nakangiti ito nang tapusin ang halik. Good night, Dana. Anito. At saka tumayo. Nalilito. Napatingin lang siya rito. Inaakala kasi niya tuloy-tuloy na iyon. At ay handa na nga niya ang kanyang sarili para sa anumang mangyayari. Alam niya na intindihan nito ang tanong na nasa mga mata niya. But he chose to ignore it. Good morning na pala. Pagtatama nito. Sleep tight. Lumabas na ito ng kanyang silid. Kontra sa bilin ni Randy, lalo hindi nakatulog si Dana. Gumugulo sa isip niya ang nangyari at ang hindi na ituloy na pangyayari. Lalo nagtumining sa isip niya na hindi talaga siya gusto ng binata. Pero ano ang dahilan nito sa pagpunta sa kanyang kwarto? Bakit siya hinalikan nito? He called her lovely. Siguro, iyon na iyon. He was attracted to her physically, but it was not enough para mahalin siya nito. Kung sa bagay, playgirl nga pala ang tingin nito sa kanya. At mayroon na itong Winnie. Muling tumulo ang kanyang mga luha. She spent the rest of the night crying more. Hindi na niya alam kung anong oras siya nakatulog or if she really did sleep. She was not sure. Basta, naulinigan na lang niya ang mga katok sa pinto ng kanyang silid. Sa alintina iyon at ayon dito, may mga bisita siyang naghihintay sa sala
Nagtaka siya pero hindi na nagtanong pa. Nag-ayos siya ng sarili at saka bumaba. Kumunot ang kanyang noo na makita ang lalaki na kaupo sa sofa. Nakatalikod sa kanya dahil nakaharap sa maganda at sexy na katulong na nagpupunas ng vase. Napangiti siya na makilala ang pelikerong pinsan. Pati maid doon ay balak yata nitong patusin. Terence! Oh, hi, sweetie! Lumapit ito at umakap sa kanya. Tinulungan ni Glenda si Dana sa pag-iimpake. Iyon ang dahilan kaya naroon ang kanyang pinsan. Sinusundo na siya nito dahil ikakasal na sa makalawa ang kapatid nitong si Brooke. Alam niya, hindi na siya babalik sa lugar na iyon pagkatapos ng okasyong iyon. Nasabi na kasi ni Terence ang lolo niya ang nagpasundo sa kanya. Malamang ay napatawa na siya nito. Natapos na sila at lahat sa pag-iimpake. Pero hindi pa rin namamataan ni Dana si Randy. Na magkalakas yan ang loob na magtanong kay Aling Tinay. Sinabi nito, hindi nito nakita bumaba ang binata. Malamang, maaga-maga ito nagtungo sa farm at hindi na inabutan ng kasambahay. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Dahil hindi malang niya ito makikita sa kanyang pag-alis. Hinatid siya ni Glenda hanggang sa tabi ng chopper ng kanyang lolo na naroon sa malawak na damuhan. Magkikita pa naman tayo. Pupuntahan mo ako sa Maynila, di ba? Don't forget to call me, ha? Aniya sa babae, sa medyo malakas sa tinig dahil sa ingay ng chopper. Tumungo ang dalaga. Of course, tapos gumimik tayo tuon. Sige, basta, isasama mo si Rolf. Sabi niya na ang tinutukoy ay ang nobyo ng dalaga na taga Maynila at hindi pa niya nakikilala. Napangiti ito. Dalhin mo din ang BF mo. Sige ba, kapag meron na. Naalala niya si Randy. He was her dream boyfriend. Pero hanggang pangarap na lang siguro iyon. Gugustuhin ba nito magkaroon ng nobyang playgirl? Pinilitian pa sa hinang ng sarili at iniba ang usapan. Ipapakita ko sa iyo ang assembled cars ko pag nagpunta ka sa amin. Wow, sige. Tilabat ang excited ito. Basta, hintayin mo ako. Baka next week, nandun na kami. Bakit ba kasi, hindi pa kayo sumabay sa amin ngayon? Para maisama na tuloy kita sa engagement party ng cousin ko. Ano ka ba? Baka naman, sumabar na ang lungkot ni kuya kapag umalis din ako ngayon. May bahid na panunukson tugon nito sa kanya. Hindi niya iyon pinansin. Malulungkot si Randy? Wish niya lang. Alam niya mas malamang na kabaligtaran ang mararamdaman nito. Dahil mawawala na ito ng sakit ng ulo. Nagiinit na naman ang mga mata niya. Niyakap niya si Glenda para hindi nito iyon makita. Bye, Dana. Yeah, take care and... Napalunok siya. Gusto sana niyang idugtong take care of Randy for me. Pero hindi naman niya kaya. See you. Dana, tawag ni Terence sa kanya na tila naiinip na sa paghihintay sa paalaman nila. Kanina pa kasi ito nakapwesto sa upuan nito sa chopper. We have to go. Gusto niyang tumanggi. She had this mad craving to see Randy first. Pero, para ano pa ba iyon? Would it change the situation? Hindi rin. Hindi siya nito gusto at may winning na ito. Minsan pa rin iginilid ang tingin sa paligid, hoping to see a trace of Randy. She sighed nang hindi ito makita. Kumaway siya sa kaibigan at pagkatapos, sumakay na sa chopper. Kanina pa nag-iinit ang makina na iyon, kaya unti-unti na iyong pinalipad ni Terence. Isinubsob ni Dana ang mukha sa dalawang palad. Wala na talaga si Randy. He was the only one who made her want to be a better person. He had become her motivation simply because she wanted him to notice her, be impressed by her, love her. Pero ngayon, wala na iyong katuparan. Hindi na niya makikita pa ang binata. Naramdaman niya ang mainit na likod sa mga kamay niya. She felt like a failure. Noon, lahat ng bagay na kanyang gustuhin, nakukuha niya. Until that accident. Until this castigation her grandfather gave her. Until Randy came into her life. Ngayon, pakiramdam niya, pinarurusahan na siya ng langit dahil sa pagrebelde niya noon. Hindi na niya napigil ang sarili. Napahagulhol na siya. Palipit na si Randy sa villa
na makita niya ang isang chopper na anyong papalipad na. Nangunot ang kanyang noon na mapansin ang mga letrang IDC sa gilid niyon. Dinunggol ang kaba ang puso niya. Dana, pumalik sa isipan niya ang matamis na ngiti ng dalaga, ang masasayang tawa, a tender way that she looked at him. No, he could not let her go. Not now, not ever. Dana! Tinangay ng ingi ang sigaw niyang iyon. Mabilis siyang lumabas sa kotse at umakyat sa ibabaw niyon. Eksakto, pagdaan ng chopper sa tapat niyon. Ubod lakas na tumalun siya. At inabot ang blades niyon. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Those biblical words continued to resonate in his ears. Dana, tawag ng pinsan, pero parang hindi na iyon naririnig. Dana, tinapik pa nito ang balikat niya. Hayaan mo muna ako, Terence, please, humihikbi niyang tugon. Not that, we have to stop, anito. Lito tinaas niya ang luha ang mukha. What? Kailangan natin bumaba ulit, may lalaking nakasabit. Itinuro nito ang labas ng bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang mamataan si Randy na nakahawak ang dalawang kamay sa isang blade ng helicopter. Kung paano ito napunta roon ay hindi niya alam. He was mouthing her name, pero dahil sa ingin na nagbumula si LC ng chopper, hindi niya ay marinig. Oh my God! Bulala siya, her heart racing madly. We have to stop, Terence! Ihinto mo! Dali! Mabilis na kumilos ang kanyang pinsan, nabuksan muna ang pinto ng aircraft at hayaan makapasok sa loob ng binata bago iyon minaniobra pabalik sa damuhan. Samantala, halos wala naman doon ang isip ng dalawa dahil abala ang mga ito sa pagtitigan. Why did you have to do that? Pumiyok na tanong ni Dana. Hindi mo ba naisip? Tumalim ang mga mata ni Randy. Akala mo ba ganun kadali ka lang makakatakas sa akin? Tatakas? What are you talking about? Excuse me. Iiwan ko na kayo para makapag-usap kayo ng mahusay. Paalam ni Terence. Noon lang nila parehong napansin na nakahinto na pala sa damuhan ng aircraft. Pabilis na nakalabas ang kanyang pinsan. Sino naman iyon? Galit na galit na tanong ni Randy na ang tinutukoy ay ang umalis na piloto. Umalis lang ako sandali ng villa. Nakagawa ka na kaagad ng paraan para layasan ako. Natigilan si Dana dahil sa takot. She had never seen him this angry. Mabilis itong nagmura. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Randy, ano pa bang kulang sa'kin? His expression softened. May kung anong emosyon na kumislap sa mga mata nito. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla siya nitong yakapin. Damn it, Dana. Don't do this to me. Gagawin ko ang kahit ano, just say you'll give me my love a chance. Pabilis siyang kumawala. Are you trying to tell me? Napalunok siya. Lord, huwag man sana nagkamali lang siya ng intindi sa sinabi nito. Kung hindi, it would break her heart once more. Hinawakan nito ang batok niya at hinagan siya na mariin sa labi. Parang timang na nagpaubaya siya. After all, it was the last kiss she would ever receive from him. Did you feel it? He whispered against her lips. Ang alin? Nalilitong balik tanong niya. Minsan pa siya nitong hinagkan. This time, it was slow and tender. Noon niya naintindihan ang itinatanong nito. His true feelings for her was right there in his kisses. And then, he whispered, kung hindi mo pa rin makuha, sasabihin ko na lang. I love you so much. Tumulo ang mga luha niya sa tuwa. Pabiro pinalo niya sa dibdib ito. Kaya mo naman palang sabihin, may ganoon ka pang effect. Seryoso pa rin ito, nakapikit, habang hapit siya na mahigpit at hinagkan ang buhok niya. I love you with all I am, Dana. Don't ever leave me. Oh God, I love you so much. Mahal na mahal kita. Natatawa, tinakpan niya ang kamay ng bibig nito. Tama na, okay na. Kinuha nito ang kamay niya na ipinantakip sa mga labi at hinagkan iyon. Say, you'll give me a chance. Pakipot ay tinulak niya ito palayo, kuno, pero niyakap siya nitong muli. Chance ka dyan, baka nakakalimutan mo si Winnie.
Break na kami nung gabing na-aksidente tayo. Oh, yeah? Sarkastikong tura niya. Kakikita ko lang sa inyo kahapon na naghahalikan. Kaya ka ba nagalit? Umirap lang siya. I swear, galing ako ng farm at nakatulog ako. Nagising na lang ako. I didn't know she went there. Nagpapahinga ako. Pagkita ko, nasa tabi ko na siya. Nakikipagbalikan siya. But I told her, it was not possible. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. At ganoon lang niya kadaling natanggap. At pakipag-break mo? She asked. He shrugged his shoulder. Tama nga si Glenda sa sinabi niya noon about my ex-girlfriend. Inamin ni Winnie sa akin na balak niya noong una ay gamitin ako para makabangon ang kanilang pamilya sa utang. At napamahal na lang ako sa kanya later on. She was willing to set me free because she wanted me to be really happy. She said, she had always felt that I never really have loved her. I hope she could find that someone really meant for her. Sincere na pahayag niya. Yeah, she's nice, you know. Tinitigan siya nito sa mga mata. But I can't just go on pretending I'll ever fall for her or for any other woman apart from that girl I've loved from a distance. Ikaw yun. Pinakita niya ang litrato na nasa kanyang wallet. Picture niya iyon noong college pa lang siya. Paano ka nagkaroon niyan? Nangingiti niyang tanong. Inilahad dito ang tungkol sa litratong napulot niya sa isang bar at ang pagtanong nito sa kanya mula sa malayo noon. Nakita nito ni Winnie noon pa and I told her about the stupid crush I had for the girl in the picture. Hindi naman niya yun ikinagalit kasi akala niya crush nga lang kita. Pero hindi niya alam na nakilala kita ng personal kaya nagulat siya na makita ka sa opisina. Naalala niya ang sinabi nito. Yun ang tinutukin ng mga ito na as in, na hindi niya noon maintindihan. She was overwhelmed with what she had learned, pero hindi pa rin nagpahalata. Sino ba si Jason? Seryosong tanong nito maya-maya. Umirap siya na maalaala ang akusasyon nito sa kanya. Isa siya sa mga naging lalaki ko, sarkastiko niyang turan. I'm sorry kung pinag-isipan kita ng ganoon. Alam ko na ngayon, hindi ka playgirl. Tinaasan niya ito ng kilay. Sigurado ka? Hamon niya. Inabot ito ang baba niya. Yes, I felt it the first time we kissed yesterday. Ni hindi ka nga marunong, honey. Napatawa ito na mamula ang kanyang pisngi. Maya-maya ay sumeryoso ulit ito. I was trying to say sorry kahapon din. Pero ayaw mo naman akong kausapin. Pero kagabi, sabi mo, you can't blame the man in my life for falling for me. I didn't say your men. I said, I can't blame them for falling for you. I was referring to your admirers. I'm sorry again for hurting you. Anito, at hinaplos ang kanyang mukha. Tadyakan mo na lang ako, o kaya isapakin, para makaganti ka sa akin. Just please, stay with me, and don't leave. Wait a minute. Sino nga pala yung piloto na yon na sumusundo sa'yo? Huwag mong sabihing, karibal ko rin iyon. Napatawa si Dana. Halata kasi ang pagsiselos ng binata. Timang, pinsan ko yun, no? Pinapasundo na ako ni Lolo. Speaking of which, kailangan ko na nga palang umalis. Wait, bibigay ko muna itong dahilan kaya maaga-maaga ako umalis ng bahay kanina. Nagpunta ako ng bayan at naghanap ng mabibilihan ito. May dinukot ito sa pulsa. It was a diamond ring. Ito din ang rason kaya hindi ko itinuloy yung mga yari sana kagabi. I thought of reserving that until our honeymoon. Parang nga matandang hindi siya nakapagsalita. Say something, baby. Say, you'll marry me and make this rich man's dream come true. Napakurap ang dalaga. Pagkatapos, ay isang malakas na tili ang lumabas sa bibig niya. Napatawa si Randy. Nangingislap ang mga mata sa tuwa. I guess that meant yes? You bet, sagot ni Dana at iniyakap ang mga braso sa liag ng binata. I love you, Randy. Nung ako magtatanong pa sana ito, kung kailan iyon nagsimula, inunahan na niya ito. Huwag ka na magtanong ng details. Mahirap i-explain. It is better shown, I guess. Fortunately,
I have a lifetime to show it to you. Ginitian niya ito, bagaman, pinalilingiran na ng luha ang kanyang mga mata. Now, brace yourself, dahil itatanan na kita. Ihanda mo ng paliwanag mo kay Lolo. I love you too, baby. Randy gave her one more lingering kiss bago siya hinayang pumesto sa upuan ng piloto at in-start ang makina ng chopper. Walang pagsidla ng kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, nagkaroon na rin ng katuparan ang pag-ibig na matagalan nilang kinikimkim para sa isa't isa. At ngayon, ay pupunta sila sa kanilang lolo para hingin ang basbas nito para sa pagkapakasal nilang dalawa. Bubuo na sila ng isang masayang pamilya, kapiling ang isa't isa at ang magiging mga anak nila. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Nadana at Randy. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless everyone!